Hello mga ka-Car Talks! Welcome sa second episode ng ating Car Talks. Last time, pinag-usapan natin ang differences ng gasoline at diesel engines at kung anong bagay sa iyo na bilhin. Now, kung naisip mo na para sa iyo ang gasoline engine at nagpunta ka na sa gas station, tapos tinanong ka na ng gasoline boy kung premium o unleaded, napaisip ka ngayon at nahirapang mag-decide. Kaya ang tanong, unleaded ba o premium gas ang dapat ko ikarga sa kotse ko? Well, ang short answer dyan mga Car Talks ay i-check mo yung owner's manual mo, hindi ba? Pero paano kung wala kang owner's manual? Tara, pag-usapan natin yan. Let's roll! Bago natin pag-usapan yung differences nila mga ka-Car Talks, pag-usapan muna natin bakit ba mahalaga na malaman natin yung pagkakaiba nila. Di ba ano lang yan? Parehas naman silang gasoline engine. So dapat pwede yan sa engine ko kung gasoline engine ito, di ba? Well, technically yes mga ka-Car Talks. Hindi naman titirik yung engine mo right away kung alin dyan sa dalawa yung ikarga mo. Pero makaka-apekto ito, mga Car Talks, sa engine performance mo. Siyempre, di ba, hindi masarap i-drive yung kotse na wala sang tamang performance, di ba, mga Car Talks? Pangit yun, hindi ka mag-enjoy. Boring yun, di ba? So, paano ba nakaka-apekto sa engine natin yung premium at unleaded na gas, mga Car Talks? Well, ang bawat gasoline engine na internal combustion, sila ay nag-i-ignite gamit yung spark plug. At nagpo-produce sila ng controlled explosion na nagbibigay naman ng power sa engine. Tapos yung controlled explosion na yun mga Car Talks, ayun yung nagpapagalaw sa mga piston ng engine, di po ba? At in return, ito naman yung nagpapaikot ng mga gulong nito. Pero mahalaga yung timing dito mga Car Talks. Bakit? Kasi kung maaga mag-explode yung mixture ng air at fuel, tawag doon pre-ignition. At magkakaroon to ng uncontrolled explosion. Well, by means of uncontrolled explosion, di ko naman sinabi mga Car Talks na sasabog yung engine mo dahil dito. Pero ang sign nito, magpo-produce ito ng tinatawag na knocking sound. Parang ganito mga Car Talks. Ganyan, ano? Ganyan na nakaka-apekto rin sa engine natin in the long run. Kaya common ito mga ka-Car Talks sa mga older engines. Sa mga bagong engines, meron silang tinatawag na knock sensors to prevent this. So dito ngayon pumapasok mga ka-Car Talks yung tinatawag nating octane rating sa mga gasoline natin. Yung octane rating mga ka-Car Talks, ito yung magde-determine kung gaano kayang iwasan ng isang mixture ang pre-ignition o yung engine knocking. Parang ito yung magde-determine kung gaano katatag ang isa sa relasyon nila at hindi agad bibitaw. Pero kidding aside mga Car Talks, the higher the octane rating, the higher it can withstand the pre-ignition or knocking. Kaya yung mga engines na gasoline, meron silang minimum octane rating. Kapag naglagay ka ng mas mababa dun, usually dun mangyayari yung pre-ignition o yung mga knocking sounds na maririnig nyo. Parang ano yan eh, parang standards na hinahanap mo sa isang tao, hindi ba mga Car Talks? Kapag binaba mo yung standards mo, mas nahihirapan ka, kaya di ka nakakatagal sa relasyon nyo. Di ba? Kaya in short, kapag mali yung octane rating ng nilagay mo na gas, mga ka-Car Talks, hindi mo ma-achieve ng engine mo yung full potential nito. Ibig sabihin, wala sa timing, malakas sa gas, mahina humatak, at iba pa. So, ano connection nito mga Car Talks sa premium at unleaded gasoline? Pag-usapan muna natin mga Car Talks yung unleaded na gasoline. Well, ito ay byproduct of crude oil. Highly flammable ito. At kagaya ng pangalan niya, unleaded, meaning wala itong lead. Kaya mas environment friendly ito at less hazardous sa ating mga kalusugan. Ang kanyang octane rating dito sa Pinas ay 93 and below. Usually sa mga bagong engines, enough na yan yung 91 to 93 na octane rating. Tsaka dahil meron knock sensor na rin yung mga bagong engine, yung ECU nila o yung kanilang computer box, kayang mag-adjust ng ignition timing
para ma-prevent yung pre-ignition o yung knocking. Parang sa relasyon nyo, siya lagi yung nag-a-adjust. Sa Petron mga Car Talks, ito yung tinatawag na Super Extra at Extra Advance. Sa Shell naman, ito yung tinatawag nilang Fuel Save Gasoline. So, yan yung ano, no, bird's eye view ng unleaded gasoline, mga kakartoks. Eh, paano naman yung premium? Ano pinagkaiba niya? So, pag-usapan naman natin ngayon, mga kakartoks, yung premium gasoline. Ano ba pinagkaiba nito sa unleaded gasoline? Ito, mga kakartoks, meron siya nung lahat ng characteristics ng unleaded gas. Ang pinagkaiba lang niya, meron siyang ano, detergent additives at less polluting ito. Mas maganda sa environment yung premium. Ganun din, mas mataas ang octane level nito compared sa unleaded gasoline. So, mas kaya nilang tagalan yung pre-ignition sa mixture. Usually sa Pilipinas, ang octane level nito ay around 95 pataas yan, considered as ano yan, premium gasoline. Kaya mas mahal ito ng kaunti compared sa unleaded gasoline, mga kakartoks. Sa Petron, ito yung tinatawag nilang XCS or Blaze kung tawagin. Sa Shell naman, ito yung tinatawag nilang V-Power gasoline. Bagay ito sa mga mas lumang engines kasi hindi pa ina-adjust ng ECU o computer box yung engine timing nila. Kaya ikaw ngayon ang mag-a-adjust ng gasoline na ilalagay mo. Parang sa relasyon nyo, wala kang magawa kasi di siya ganun. Kaya ikaw na lang mag-a-adjust. Alright. So, ano yung dapat kong ilagay sa kotse ko? Well, mga kakartoks, kung wala kang owner's manual, ang rule of thumb dyan ay ganito. Kapag mas luma yung engine mo, meaning wala kang knock sensor, o kaya pagpalagay natin mga year 2000 and below model, advisable talaga na premium ang ilagay natin. Pero kung bago naman ang engine mo, or bago yung kotse mo, stay ka na lang sa unleaded, mga kakartoks. So, yun lang mga kakartoks, no? Sana marami ka ulit natutunan sa ating Car Talks episode ngayon. Pero bago tayo matapos, Car Talk shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. Si Miss Army GC, si Mr. Elmer Mergal, Sir Benji Sanchez, at yung cute cat na YouTube user. Salamat sa inyo mga Car Talks. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe, please hit that subscribe button at isama mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa ating mga new videos. Well, till our next videos mga kakartoks, always remember, ride safe and enjoy!